Hi guys! Magluluto na naman po ako for today's video. At kukuha na nga po ako ng unting karne dahil pang sahog lang sa aking gagawing pansit Mickey. Kanina ko pa po yun eh dinepros pero bakit hanggang ngayon ay matikas pa rin ayun ako naman. Parang nakikipag-away tuloy ako dito. Dapat pala eh kagabi ko pa ginawa ito. Kinuha ko na sa ref tapos ano nilagay ko na dyan. Parang ngayon hindi na ako nakikig-anuhan ng lakas dyan. Nakikig-anuhan. Ay, bakit pati boses ko naapektuhan ng panahon ngayon? Ang sarap humiga. Tapos humigop ng sabaw na mainit na mainit. Ay, sarap ng buhay talaga. Maglalagay nga po pala ako ng atay ng manok dito sa aking gagawin na pansit dahil parang masarap ito. Ngayon pa lang ina-imagine ko na ang lasa. Lasang tagumpay. Uy, sana nagtatagumpay. Ano ba itong boses ka? Parang nilalamig. Pero okay lang yan. Mas okay yan yung boses lang nilalamig kaysa naman siya ang manlamig sa akin. Uy, sakit. Makulimlim kasi dito at panay ang bunta. At yun na nga po, ibababad ko na sa tubig ang Mickey. Alam nyo mga sangkay, share ko lang yan. Oh. Alam nyo bang nahirapan akong makabili nito? Hindi ko kasi mahanap-hanap eh. Hindi walang nakadisplay sa labas ng mga tindahan. Hindi rin kasi ako nagtatanong sa mga tindera dahil hindi ko alam kung anong pangalan. Ito. Tapos nung may nakita na akong ganyan, eh, sabi ko, ate, magkano po yung ganyang napansit na basa? Medyo nag-loading si ate doon sa tinanong ko. Buti na lang eh, nakita niya rin kasi dahil tinoro ko. Tapos yun, sabi niya, ah, Mickey. Tapos yun, end of story, chas. Mickey pala ang tawag dyan. Alam ko yung dati kung anong tawag eh, pero nakalimutan ko lang dahil hindi na ako nakakapagluto ngayon. Nang ganoon, pagkatapos hindi na rin ako nakakatikim. Tinalagay ko na nga po ang karneng baboy sa nagmumurang mantika. Oo, tinalagay ko na pala ito. Ito na lang at hindi sa mukha ko tumansik dahil kung hindi na ko, kawawa naman mga pimples ko. May kasama na sila. Inuna ko ang karneng ito sa paglagay kaysa sa bawang at sibuyas dahil gusto ko medyo golden brown pero di ko na-meet ang golden brown na yon dahil iwan ko nga dito sa lutuan ko dahil susunog naman kaagad kaya ayan, pinabayaan ko na lang maging maputla. Pagkatapos ko nga pong makontentong maghalo-halo niya na ay saka ko ilalagay ang atay ng manok. Oo, hinihintay ko muna ng makontento bago gumawa ng susunod kong gagawin. Just, naging paborito ko na ang atay ng manok mula nung nagpansit ako tapos nilagyan ko ng ganyan. Eh, nasarapan ako. Ayun, nagtuloy-tuloy na tawing magluluto ako ng pansit, nilagyan ko na ng atay. At naglagay na nga po ako ng paminta pagkatapos ay tubig para naman maluto medyo-medyo nito. Hindi na nga po ako naglagay ng asin dyan dahil maalat na ang pansit Mickey. Nilagyan ko nga po ng dekorasyon ng aking carrots para masarap sa mata. Hindi lang masarap sa tiyan, masarap pa sa mata. Uy. Art kasi yan, arte. Chas. At yan na nga po ilalagay ko na ang pansit Mickey na parang pansit Canton lang. Homemade lang. Chas. Tinikman ko po yan bago ilagay dyan. So far, hindi na siya maalat. Pero sonar, matubig. Astig naman ng kulay nito, naging dinuguan. Hindi dahil sa atay kasi yun. At yan, tatapan ko po para pang in-in katulad ng kanin, ini-in-in lang. Tiyos. At yan, mukhang okay na. Salamat sa inyong panunood mga sangkay. Bye!